Sa iba pang balita, hindi raw pabor si Tourism Secretary Juan Dateo sa pagkakatalaga ng aktor na si Cesar Montano sa Tourism Promotions Board. Sinabi yan ni Teo nang humarap siya sa Commission on Appointments. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Sa pagsalang ni Tourism Secretary Wanda Corazon Teo sa Commission on Appointments, naungkat ang umunoy pagkakaugnay niya sa blind item na isang kalihim umano na nanghihingi ng tickets at sapatos mula sa isang mall. Mariin itong itinanggi ni Teo. We received report about the blind items regarding the shoes and the tickets that it seems that you use your power or say, for instance, your position in this regard. Honestly, I can face you all. I am not aware of this and definitely it is not me. Pinalilimitahan din sa kanya ang pag-iimbita sa mga mambabata sa mga out-of-the-country trips na bayad umano ng Tourism Department. If it's not necessary, huwag pong masyadong yung travel, especially if we are using public funds. Pag-amin naman ni Teo sa komisyon, hindi siya pabor sa pagkakatalaga sa aktor na si Cesar Montano sa Philippine Tourism Board. Katunayan, may iba raw siyang napipisil para sa posisyon. I have to be frank with everybody. I have another choice. 2 days ago, I was in Zamboanga promoting the Pink Sand. My staff called me up, "Ma'am, the appointment paper is already here. So I cannot do anything about it since it is already there." And he's asking for me to induct him. Napagpasyahan daw nila na panatilihin ang It's More Fun in the Philippines slogan, pero ile-level up daw nila ang kampanya kaugnay nito. Pagtutuunan daw nila ng pansin ang unique Filipino traits and character na madalas mainit ang pagtanggap sa mga turista. Pangako ni Teo ang 4.4 million foreign tourists sa bansa, patataasin niya ng higit 1 milyon pa kada taon. Kasama ni Secretary Teo na kinumpirma ng CA, sina Information Communications and Technology Secretary Rodolfo Salalima, Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, at NEDA Director General Ernesto Pernia. Kumpirmado na rin ang mga Philippine ambassadors to Japan, Nigeria, Kenya at China. Steve Dailisan, GMA News.